Magandang araw mga mag-aaral. Ngayong araw na to ay tatalakayin natin na ang kasunod na kabanata ng nobelang El Filibusterismo na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Ngayon itatalakayin natin ang buod ng kabanata 26 na pinamagatang mga paskil. Kabanata 27, ang Praileta ang Pilipino. Kabanata 28, Pagkatakot. Kabanata 29, ang huling salita tungkol kay Kapitan Tiago, at ang kabanata 30, si Huli. Ngayon ay dumako muna tayo sa buod ng kabanata 26 na pinamagatang mga paskib. Ang araw ng pag-uusig ang babago sa mapayapa at tahimik na buhay ni Basilio. Maagang gumising si Basilio para pasyalan sa paggamutan ng kanyang mga pasyente. Bukod dito ay pupuntahan din niya ang kaibigan si Makaraig upang kunin ang hiniram na pera para makuha na niya ang kanyang grado. Habang patungo sa pamantasan ng binata, ay napansin niya ang grupo ng mga mag-aaral na pinapalabas sa loob ng paaralan. Maingay nilang pinag-uusapan ng mga mag-aaral na sangkot sa paglulunsad ng himagsikan. Gumapang ang takot sa buong katawan ni Basilio dahil sa kanyang mga narinig. Kumalma lamang ang kanyang kalooban nang malamang walang kinalaman sina Simon at Kabesang Talis sa usapin ng himagsikan. Sa paghahanap niya kay Makaraig, ay nakasalubong niya ang mga gwardiya sibil. Pinigilan siya sa pagpasok at pinaghintay sa labas ng bahay ng kanyang kaibigan. Paglipas ng ilang sandali ay dumating ang habo at pati siya ay inimbestigahan. Laking gulat na lamang ni Basilio dahil sa pati siya ay sinalakay sa karwahe at hinatid papunta sa tanggapan ng gobyerno sibil. Ngayon ang naging aral ng kabanatang ito, ang tadhana ay mapagbiro. Kuminsan ang itinuturing mong kaibigan ay siya pa pala ang maghahatid sa iyo ng tiyak na kapangmakan. Dumako naman tayo sa kabanata 27, ang Praile at ang Estudyante. Nasa tanggapan ng katedra, Pico si Padre Fernandez ang kaniyang mag-aaral na si Isagani. Inusig ng pari si Isagani sa pagtatalumpati nito sa harap ng mag-aaral at kung kasama ba ito sa hapunan. Tinatapat siya ng binata na hinangaan naman ng pari dahil sa karaniwan daw sa mga ganoon ay tumatangi. Sumagot si Isagani na kung ano raw mga mag-aaral ay dahil iyon sa mga pari. Nagpalitan ng papuri ang dalawa sa kabila ng palitan ng argumento. Gayunman, na isa-isa ni Isagani ang mga sakit ng mga pari sa pagiging guro. Sinabi naman ng pari na malabis na ang sinasabi ni Isagani. Nagpatuloy si Isagani at sinabi ang kalayaan at karunungan ay kasama sa pagkataon ng mga nilalang. Nagwika din si Isagani tungkol sa gawain ng mga pari na pandaraya at pandalamang sa mga Pilipino upang maging maginhawa lamang. Hindi nakapagsalita ang pari at ngayon lamang niya naranasang magipit sa pangipagtalo sa isang estudyanteng Pilipino. So ang naging aral ng kabanatang ito, wala sa edad o katayuan sa buhay ang pagiging tama o nasa katuwiran. Hindi na ibibigay ng edukasyon ng pagkamulat bagko sa mga karanasan at paniniwalaan ang siyang ugat ng pagiging matuwid. So, minsan kasi dun sa mga guro o dun sa mga paring nagturo sa kanila, yun yung naging dahilan kung bakit sila naging ganon. So, dahil dun sa mga karanasan nila, o pinaniniwalaan, yun yung nagiging daan upang maging maayos yung kanilang pinaglalaban. So, dahil sabi nga doon ni Isagani doon sa pare habang siya ay nakikipagtalo, naging ganun sila dahil sa mga pare nagturo sa kanila na maging ganun. Kasi nga minsan, yung mga pare nga, di ba, sa pangapandaraya nila, doon na-realize ng mga kabataan o ng mga mag-aaral na dapat nilang ipaglaban yung sarili nilang karapatan. Dahil hindi sa lahat ng oras o sandali ay kailangan nilang maging isang alipin sa mga mandaruguluhang ito.
Ngayon ay dumako naman tayo sa Kabanata 28 na pinamagatang ang pagkatakot. Nagwika ang mamamahayag na si Benside na wasto ang kaniyang sinasabi na masama sa Pilipinas ang pagkatuto ng mga kabataan. Nagdulot ng takot sa lahat ang mga paskil, kabilang mga pari, general at mga intsik. Hindi na rin dumalo sa pagtitinda si Quiroga ang mga pari. So, doon sa winika na pahayag ni Benside, di ba si Benside ba isang mamamahayag, isinalayin sa iniya doon na masama sa Pilipinas ang pagkatuto ng mga kabataan. Kasi nga dahil sa nangyari ng mga pagkatuto ng mga kabataan, naging daan ito upang magkaroon ng himagsikin yung mga kabataan. Kasi natuto silang ipaglaban nila yung kanilang mga karapatan. So yun, natakot yung mga nasa katungkulan, mataas sa katungkulan sa pagkatuto ng mga kabataan kasi nagsisimula na silang makipaglaban na sa sarili nilang kalayaan. Nais namang konsultahin ng takot din si Quiroga si Simon tungkol sa mga sandatang nakatago sa ilalim ng bahay. Ngunit nagpaabot lamang ng mensahe si Simon na huwag galawin ang mga ito. Nagpunta siya kay Don Custodio ngunit ayaw din ito na bisitahin dahil sa takot kay Benside siya nagtungo. Nakita niya ang dalawang revolver sa ibabaw ng mga dokumento ng manunulat kaya't umalis na ito agad. Nagpunta naman si Padre Irene sa bahay ni Tiago upang ibalita ang kahindik-hindik na pangyayari. Nabalisa si Tiago dahil sa takot at di kinaya ang kwento. Nawalan ito ng buhay. Kung maripas naman ang takbo ang pari. May napabalita namang may nagpaagaw ng salapi sa isang binyagan na pinagkaguluhan ng mga tao roon. Inakala mga Pilipustero ang gumawa noon. Hinabol ng mga sibil ang mga ito. May nahuli rin dalawang lalaki nagbabaon ng mga armas na hinabol din ng mga sibil hanggang isang veterano naman ang nakatay. Ang naging araw ng kabanatang ito, kahit ang mga nilalang na ipinakikitang mas matapang sila sa kapwa ay mayroon din kinatatakutan. Lahat ng katapangan ay may hangganan at lahat ng matatapang ay may katapat. So dito ay pinapakita lamang na yung mga matatapang na tao doon sa kwento is may kinatatakutan din. Sinasabi nga na lahat naman ay may hangganan. Lahat ay may katapat. Ang huli na kabanata ay ang huling kabanata 29 pinamagatang ang huling patid ukol kay Kapitan Tiago. Abala ang marami sa gaganaping marangyang libing ni Kapitan Tiago. Napunta ang naiwan niyang kayamanan sa Santa Clara, sa Papa at sa mga pari. Ang 20 pisong natira ay binahagi bilang pagmartikula ng mga mag-aaral. Hindi malaman noong una kung ano ang damit na isusuot ni Tiago sa kanyang libing. May nagmumungkahi na isang damit Franciscano at mayroong magsabing isang prak na paborito ng kapitan. Ngunit nagpa siya si Padre Irene na isang lumang damit na lamang ang isusuot. May mga usapang ding nagpapakita ang kaluluwa ni Tiago bitbit ang kaniyang bong na manok habang puno ang bibig ng nganga, sinabi tuloy ng iba na hamunin ni Tiago ang sabong. Ng sabong si San Pedro sa langit. Marangya ang libing na maraming padasal at paawit. Marami ding kamanyan at agwa bendita na inialay sa kabao. Akatunggali naman ni Tiago na si Doña Patriciano ay inggit na inggit sa libing ni Tiago at nais na rin mamatay upang mailibing rin ng marangya. Ang naging aral ng kabanatang ito kung ano ang kabutiang itinanimoy siya rin aanihin. Dahil naging mabuting tao si Tiago, naging maraganda rin ang pag-alala ng mga tao sa kaniya hanggang sa huling sandali. Ngayon ay tumako naman tayo sa kabanata 30 na pinamagatang si Huli. Malaking usapan sa San Diego ang pagpano ni Kapitan Tiago at pagkahuli kay Basilio. Labis namang nalulungkot si Huli dahil sa nangyari sa kasintahan. Sa pagnanais na makalayo si Basilio ay naisip niyang lumapit kay Padre Camoro. Ngunit nag-aalala lang ito dahil sa maaaring gawin sa kaniya. Gayunman, ilang gabi nang binabagabal si Huli sa kaniyang panaginip. Nabalitaan na nitong nahalaya na ang mga kasama ni Basilio dahil sa tulong ng mga kaanak. Naisip niyang wala nang tutulong kay Basilio dahil wala na rin si Tiago. Ayaw man niya nagtungo si Huli kay
Padre Camora bilang nag-iisa niyang pag-asa para sa nobya. Nagtungo si Juli sa kumbento at tulad ng naiisip ni Juli, hinalay siya ng pari. Dahil hindi kinaya ng ang kahiyan ginawa, tumalon si Juli sa bintana ng kumbento. Hindi kinaya ng lolo ni Juli na si Tantancelo ang nangyari sa po. Wala siya makuhang justisya para sa po kaya sumama na lamang ito sa mga tulisan ng bayan. Ang naging aral ng kabanatang ito, kapag mahal ang isang tao, gagawin ito ang lahat kahit kapalit ito ay kaniyang kaligtasan. May mga tao namang nananampalataya ng kagipitan ng iba para may sakatuparan ang mga binabala. Nananamantala ng kagipitan ng iba para sa kaisakatuparan ng ibinabalak.